ang programang ito ay hatid sa inyo ng UB Express, your ultimate bus experience. Tuwing sasapit ang second half of May o second half of June, nag-uumpisa na ang madalas na pag-ulan sa ating bansa. Dahil ito sa southwest monsoon o hanging habagat na nakakaapekto lalo na sa kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas. Binubuo ito ng warm and moist winds na nakakabuo naman ng mga kaulapan. Lalo pang lumalakas ang habagat kapag may low pressure area o bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Kapag malakas ang habagat, mas maraming ulan din ang ibubuhos nito sa mga apektadong lugar. Pero kahit walang bagyo, posibleng magdala ito ng mga pag-ulan lalo na sa loob ng magkakasunod na araw. Kaya tuwing habagat season, tumataas din ang posibilidad ng pagbaha at pagguho ng lupa. Good morning, Pilipinas! Welcome back sa Panahon TV. Ang mga plastic o disposable products mabilis gamitin. Ngunit sa kabuuan, ito'y nakakasama hindi lang sa kapaligiran, kundi lalo na sa marine life. Sa isang tugon nito, isang major fast food chain ang nagtanggal na ng paggamit ng plastic straw. At hindi lang yan ang good news, dahil pwede na nating palitan ito ng pangmatagalan. Narito ang ulat ni Cathy San Gabriel. Nag-viral kamakailan sa social media ang video na ito mula sa Colombia ng isang pawikan na naalisan ng plastic straw sa ilong. Kitang-kita sa video ang hirap na dinanas ng pawikan bago natanggal ang straw. Maraming netizens ang nag-react dito. Ang video sa YouTube ay nakakuha ng 26 million views. Ang mga plastic straw, ilang minuto lang kung gamitin, pero 200 taon bago mabulok. Marami sa mga ito ay napupunta sa dagat at nagdudulot ng pinsala sa marine life. Dahil maliit ang plastic straw, madalas ay hindi ito nare-recycle at itinatapon na lang. Ayon sa waste audit na ginawa ng international organization na Ocean Conservancy, noong 2017, panglima ang plastic straw sa ocean polluters. Hindi yan mawawala sa mata natin kasi hindi yan nabubulok, no? And then pag pumunta yan sa katubigan at ang end yan sa dagat, yun, marami na tayong nakitang photos na yung turtle na napunta sa ilong niya, hindi siya makahinga. Dumarami na ang panawagan para sa pagbabawal ng plastic straw. Sa United Kingdom, nakatakda na ang total ban dito sa taong 2019. Kung tutuusin, hindi naman daw talaga kailangang gumamit ng straw sa pag-inom. Kaya't kung maaari, ay huwag na itong gamiting pagkakain sa labas. Kung talagang kailangan ito, mayroon namang alternatibo tulad ng metal o bamboo straws. Dito sa atin, may ilang establishmentong voluntaryong tumigil sa paggamit ng plastic straw. Dati po mayroong mga plastic straws, pero naisipan po namin na lumipat na lang sa mga metal straws kasi po talaga hindi naman siya useful. Kumbaga po parang isang gamit lang tapos matatapon agad, tapos sobrang laki niyang contributor sa waste. Para sa isang negosyante, mas mahal daw ang pagbili nila ng metal straw. Pero mainam daw itong investment dahil pwede itong hugasan at gamitin ng paulit-ulit. Para lang siyang another utensil. Kumbaga po yung cubiertas dito, yung mga spoon and fork, parang hugasan mo lang, gamitin ulit. Parang ganun lang rin po yung straw.
So sobrang okay po siya in terms of cost rin, hindi ka nabibili palagi, more than in terms of waste lang. Ang paggamit ng straw sa tuwing kakain sa labas ay otomatiko na marahil para sa atin. Pero ang maliit na kagamitang ito, higanting peligro ang hatid. Sa tuwing sisipsip tayo sa plastic straw ay tila sinisipsip na rin natin ang buhay mula sa kalikasan. Para sa Panahon TV, ako si Cathy San Gabriel. Susunod sa Panahon TV, ang detalye sa gaganaping earthquake drill, alamin sa aming pagbabalik.